Good morning! Gandang araw mga kaberber! Today is July 31. Pasok tayo sa work! Today is payroll day, kaya busy rin. Salamat hindi na maulan. So for today's video, gagawa natin ng review yung NIYO 125 natin, kung sulit pa ba siyang gamitin after 2 years. So, itong motor natin, si Jam Jam, ano na siya, for exactly 1 year and 10 months. Ano-ano na ba yung napalitan ka sa kanya? And okay pa ba siya? So sa okay, okay na okay talaga si Sam. Okay na okay ako sa kanya. So kamustahin natin yung mga parts. So unang kong pinalitan dito, gulong. From stock tires, nagpalit tayo ng FDR. So ito siya. Ayan. Kaya tayo nagpalit ng gulong kasi na-assemblang tayo doon sa stock tires, yung RIC tire na ano stock. Tapos sunod, pinalitan na rin natin po si Cham Cham na tatlong brake pad na ako dito sa harapan kay Cham. Yun, tatlong brake pad kasi panay long ride din tayo eh. Tapos Dati kasi, hindi ko pa alam yung pag-maintenance ng panggilid. So, nabasagan tayo dito ng bola. Ano yun? Sakto yun, January 1. Yun, nagkaputukan yung panggilid natin. January 1, nagkaputukan yung panggilid. So nangyari na, nagpalit tayo ng isang set ng pulley, nagpalit tayo ng clutch bell, tapos nagpalit tayo ng bola, lahat yun, pinalitan yun. Pati drive face, pulley set na, pulley set, palit tayo nun. And gastos ko dun, mga nasa 3-5 din, nagpalit tayo ng isang pulley set, tapos clutch bell. Saka yung bola, anong natirasyon yun. Kaya lagi nyo i-maintain, i-check yung mga panggilid nyo. Baka mamaya kayo yung mahirapan. So, tinakbo na ni Sam Sam is 18,800. So, mag na 19,000 na siya. $18,800, 1 year and 10 months, di na masama. Nag-lockdown din kasi kaya hindi masyado na ako kapag-ride. Then, ano pa ba pinalitan natin? Yung mga palitin naman. Yung sa spark plug. Nililinis lang natin lagi yung spark plug. Pero hindi pa natin siya napapalitan, pero palitin na siya. Then, yung brake sa likod, yan, medyo mahina na. Hindi na siya masyadong kumakagat. Medyo mahina na siya. So, tumutunog na rin siya pag mamimreno tayo. So, ibig sabihin ng palitin na talaga siya. Ito na naman yung ham. Nagpalit din tayo ng tambutso. Yun nga, yung apido pipe. Kasi napansin ko medyo nangangalawang na rin yung ano, tubo ng stock pipe natin. Okay. Okay pa naman yun, yung tunog nun. Pero pinalitan ko na lang. Pero kayo, kung gusto nyo hindi palitan, okay lang din, maintain nyo lang na stop. Pero kasi medyo kinakalawang na talaga, medyo bulok na.
kaya pinalitan ko na. Then sunod air filter. Yun, nagpalit na tayo noon, dalawa. Nakadalawang air filter na ako dito, napalit. Pero hindi standard yun. Kasi dapat every 3,000 nagpapalit na rin kayo. Eh 18,000, nakadalawang palit pa lang tayo. Then change oil, syempre every 1,000 palit tayo ng lang. Para ma-maintain natin yung makina. Na, so yun, after yung isang mahulugan sa 2 years, yun yung mapapalitan mo. Depende na lang din sa'yo. So yung sakit ni Samsam, yung matigas yung manubela niya. So pinalagyan natin ng grasa yun. Ito yung sa ball ring, pinalagyan natin ng grasa para dumulas-dulas naman siya. So kasi ginawa na rin ng pinsan ko to, yung sa manubela na ito. Ayun, yun, okay naman siya. Then sunod yung tapalodo sa harap. So tapalodo sa harap. So guys, bahay sa problema. Kasi yung tapalodo sa harap nito guys, may crack na. So siguro sa kalubak-lubak, ayun, nasira yung ano, tapalodo natin. Then isa pang problema nito yung ano, yung dito sa may harapan, ang tawag dyan, nagbabibrate. Yung nagbabibrate siya. Problema niya, nagbabibrate siya yung harapan. So ginawa natin doon, nilagyan lang natin sa ng hose doon sa paikot nun. Yan, paikot yan. Nilagyan lang natin ng hose para hindi siya tumutunog-tunog. Hindi siya nagbabibrate. So yung mga naging problema ng motor, yun na lahat yung naging problema. For 1 year and 10 months. So para sa 2 years, mga mapapalitan natin yon, yung mga kasunod na, yung preno. Siyempre kailangan lagi tayong mag-ano, lalo pag may long ride. Eh ngayon wala naman tayong long ride. Then sa makina, all stock pa to. All stock talaga siya. Bola lang yan. Walang biro, all stock. All stock talaga to. Halata naman eh. Then sa panggilid yun, medyo may binago lang tayo sa panggilid. Face nyo naman na yun. Siyempre para lumakas din yung ano nyo, MC nyo, kailangan nyo rin mag-upgrade. Pero tip ko lang sa inyo, magpalit kayo ng pulley set, yung kalkal. Kasi pag yung stock na pulley, lagi nakakantoan yung bola. Kaya magpalit kayo. Dito ako na aksidente guys, yan. Yung tablik ko dyan, nag-slide yung dulo. Kaya yun, pag-uwi natin, talagang nagpalit ako ng dulo. Sobrang asar ko talaga, nag-adjustan yung motor ko. Tapos, talagang ano, napilayan ako noon sa paa. For 2 years tingin ko, talagang sulit pa rin talaga si MIYO I-125. So, sumbok naman na siya. Sa gasolina, sa consumption ng gasolina, okay na okay siya. So, napalinis na rin pala natin yung ano nito, throttle body. So, hindi ko advice yung magpaano kayo yung FI cleaning. Hanggat maaari, palitan nyo na lang yung fuel pump saka yung throttle body. Kaysa ipa-FIT nyo, lumalakas yung sa gas. So nagkakamali ng paglinis. O hindi ko naman sinasabi na ano, pero syempre change to experience na rin ng mga ibang naka-entry.
experience rin ng ibang naka-entry. Ganun yung problema nila. So, pero, ayun, sulit na sulit talaga itong entry, promise. Sa gasolina pa lang, laki ng tipid sa gasolina ng entry. So, ayun, kung anong kwento ng entry nyo, i-share nyo na lang sa akin. Leave kayo ng comment dyan sa comment box below. So, please like, share, and subscribe na rin sa channel natin. Para lalo tayong lumago. So, road to 1,000 subscriber pa rin tayo, mga idol. So, maraming salamat sa panonood. So, ganito na lang tayo. Jailin Moto. Peace out. I'm gonna go get some more.